Kumusta mga chong? Isang mabilisang updates na para sa ating Bibe. Updates, may pag-iboy tayo para makasali ay like ang video. Comment mo lang ang paborito kung manandat player. Pag-subscribe o at all ang notification bell. Scotty Thompson sa MVP race ngayong season. Matapos nga ang All-Filipino Conference, ay naglabas na nga ang PBA ng mga top contender para sa season MVP. Base sa naging performance last conference. Nangunguna nga dyan si Junmar Fajardo na may 42.6 statistical points. Sinusundan ni CJ Perez na may 37.9 statistical points at hindi nga lumalayo sa second place ang reigning MVP na si Scotty Thompson na may 37.8 statistical points. Pang-apat naman si Japet Aguilar na may 33.1 statistical points at Christian Stan Hardinger naman na may 32.8 statistical points. Sa inilabas nga na yan ng PBA ay dumidikit at umahabol nga si Scotty Thompson. Pero hindi pa nga yan ang final para sa season MVP dahil meron pang Commissioner's Cup at Governor's Cup. Didepende nga sa magiging performance ni Scotty kung aangat pa ito sa leaderboards at makukuha ang kanyang second straight MVP. Para sa akin mga chong, ay hindi magiging madali para kay Scotty na makuha ang pangalawang MVP. Lalo na ngayon na bumalik na ang dating laro ni Junmar Fajardo. Pero madami nga po pwedeng mangyari. Didepende na lang talaga yan sa magiging performance nito sa upcoming Commissioner's Cup at Governor's Cup. At yan ang aantabayan na natin sa mga susunod pa na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, ang Ginebra Guard na mawawala sa Ginebra. Sino naman kaya yan? Ngayon nga na ilang linggo na lang ang binibilang para sa nalalapit na Commissioner's Cup, ay abala nga ngayon ang Ginebra Management at Coaching Staff para sa pagpapalakas at pagpapakondisyon ng kanilang mga players. Dahil hindi nga basta-basta ang mga kakaharapin nila sa Commissioner's Cup. Naglalaki ang imports at mayroon pang guest team na Bay Area Dragons na expected na yayanig sa PBA. Kaya naman, nagsimula na nga ngayon ang evaluation ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players at mayroon ngang isang guard ang Ginebra na posibleng mawala sa lineup pagpasok ng Commissioner's Cup. At yan nga ay walang iba kundi itong kanilang backup guard na si Kent Salado. Ito ang si Kent Salado mga chong ay ang isa sa mga sayang na player ng Barangay Ginebra dahil meron ngang potensyal itong si Kent Salado. May pagkakahalin tulad niya ito ng laro kay Gio Alalon dahil sa sobrang league scene itong gumalaw. Pero dahil nga sa loaded na ang guard rotation ni Coach Tim Cone ay hindi nga nabigyan ng sapat na playing time itong si Kent Salado para may pakita ang kanyang full potential. Naniniwala ko mga chong na tiwala at playing time lang ang kinakailangan nitong si Kent Salado para may labas ang kanyang laro. Pero sa kasalukuyang lineup nga ng Ginebra at sa pagkakadagdag ni Jeremiah Gray na mapapasama sa backcourt rotation ng Ginebra ay mas lalo ngang mawawalan ng chance ang makakuha ng playing time itong si Kent Salado at posible pa nga itong mapasama sa trade dahil ayon nga sa mga source ay ngayon nga na nadagdag si Jeremiah Gray sa lineup ng Ginebra at sigurado nang makakapaglaro sa Commissioner's Cup ay mukhang hindi na nga daw mapapasama sa final 15-man lineup ni Coach Tim Cone itong si Kent Salado. Bad news nga yan para sa Kent Salado fans. Kung matatandaan nyo, noong pumasok ang Ginebra sa quarterfinals last conference ay nalaglag nga sa lineup itong si Kent Salado matapos i-activate ni Coach Tim Cone itong si Jeremiah Gray. At mukhang ganyan nga ulit ang mangyayari. Si Kent Salado ang hindi mapapasama sa final 15-man lineup para maipasok si Jeremiah Gray. Dagdag pa ng mga source ay posible nga na mapasama si Kent Salado sa inilulutong trade ni Al Francis Chua. Pero kung si Coach Tim Cone nga ang tatanungin ay mas gusto nga nitong manatili si Kent Salado sa kanilang kuponan. Reserve player nga muna nila ito hanggang sa may magretiro o matrade sa kanilang kuponan para maibalik si Kent Salado sa lineup. Sa ngayon ay malaki ang chance na matitrade si Kent Salado at tignan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano nga ba ang pinaplano ng Ginebra Management kung ititrade si Salado o mananatili sa kanilang kuponan as a reserve player. Ano sa tingin nyo mga chong? Dapat nga bang itrade si Kent Salado o manatili na lang sa kanilang kuponan?
I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yun lang muna ang mabilisang updates natin mga chong at hanggang sa muli!